Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Bangkay na ng matagpuan ang isa sa tatlong iniulat na nawawala makaraang tangayin ang pagragasan ng tubig sa Tinubdan Falls sa Katmon, Cebu. Kinilala ang nasawi na si Kent Jude Monterola, 17 anyos na natagpuan sa isang spillway sa Sitio Kansiha, Barangay Flores sa Naturang Bayan, 10 oras mula nang mangyari ang trahedya. Dalawa pa ang nawawala na kinilalang si Jacelle Alastra, 32 years old, at ang 7 taong gulang na anak nitong si Princess. Ayon sa Katmon Police Station, ang tatlo ay kasama sa grupo na naligo sa waterfalls noong Linggo. Marami rin ang nabigla sa pagragasan ng tubig, lalo't hindi naman umano malakas ang ulan sa naturang lugar. Samantala, kumalat sa social media ang actual video ng pagragasan ng tubig kung saan makikita rin ang ilan sa mga biktima. May video rin na lumabas habang sinisikap na mailigtas ang isang lalaki pero tinangay pa rin ito ng malakas na agos ng tubig. Arestado ang dalawang lalaki matapos makumpiskahan umano ng mga armas at illegal na droga sa isang checkpoint sa Davao City. Naharang ng mga otoridad ang mga suspect sa checkpoint sa Kalinan sakay ng isang pickup truck. Unang nakumpiska ng mga pulis sa suspect ang dalawang baril at nang inspeksyonin ang sasakyan, tumambad sa mga pulis ang hindi bababa sa 62 armas at iba't ibang uri ng bala. Nakapangalan umano ang mga armas sa isang security agency pero walang maipakitang travel authority o permit to transport. Samantala, nasa kustodiya na ng Kalinan Police Station ang mga suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagsanib puwersa ang Navy ships ng Pilipinas at bansang Australia para sa isang maritime exercises na naglalayong itaguyod ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Kabilang sa mga nakilahok sa Exercise Lumbas 2021, ang Philippine Navy 2nd Missile Frigate, BRP Antonio Luna, at dalawang Royal Australian Navy vessels para sa maneuver exercise, division tactics, formation and column, at pagsunod gamit ang NATO coded message. Ang Exercise Lumbas ay isang bilateral agreement sa pagitan ng Australia at Pilipinas. Para sa Kidlat News Update, Renzo Linon, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.